And let the earth be glad, let the sea roar in the fullness thereof. Let the field be joyful, and all that is therein, then shall all the beasts of the field rejoice. Dapat tayo, ready, go. Before the Lord, for he cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness, and the people with this truth. Let's pray. Mga naman, salamat po, Lord, sa ang bilang. Mga naman, pray. Mabataan, Lord, mga nakabalik. Salamat po, Lord, sa kanila, sa mga bago, Panginoon, sa pagpapabaptize, Panginoon. Sila po ay bautis sa aming Panginoon. Kausapin niyo, Panginoon, sa aming mensahe ngayong umaga. May po'y dapat dakilain sa inyong pangalan, Panginoon, yung kabutihan. Dakilain. So we pray na may po mapapurihan. Ngayon po, maintindihan namin kung paano ang gagawin ito, Panginoon. Ano yung tama? Gawin namin, Panginoon. Gawin malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, makapura po. Bilisan natin to. Tapusin natin to ng alas 11. Tapos baptism, tapos kainan. Amen? Amen. Sino kakain? Ako. Sino yung uwi na agad? Ako. Hindi kakain. Mabilis lang to. Amen? Kaya may pagkain tayo lagi bukod sa mahal namin kayo. At konting fellowship din, tapos hindi ka nagmamadali, di ba? Kayo mag-alala. Birthday ni Johan. Saka ni Jared. Medyo December sila pareho. Saka si Ayesa. Diyan si Ayesa. Yo, si Luis. Nakita ko. Saka si Jeru. Musta? Ang ilan niya? Pangalawa niya pa lang, no? Gusto ko makita ko kayo. Ayesa, amen. Si Rodaisel. Anong gusto mo? Aisel na lang, Rodaisel. Poging-pogi itong mga to. Ang ganda, oh. Tama-tama yung mensahe sa inyo. Ito, magaganda rin itong mga to. Lahat to. Lahat kayo. Sino lang pangit ito? Ang ganda lalaki na itong mga to. Nasa mensahe natin niya. Okay, so makinig kayo, ha. Hindi makinig, pangit. Ha? Kaya, papalabasin pa, umbira. Kaya, okay, mag-ingay, ha? Okay. So, ang title po nito is Do the Jew. Wait, Do the Jew. Narinig nyo na ba yun? Mga Mountain Jew. Pero ang spelling nito is D-U-E. Sa English, ibig sabihin, ano yung nararapat? Gawin natin yung nararapat. Okay, sa Tagalog. Subtitle natin, Doing What is Right, to whom and when it is right. Dapat natin gawin ang dapat? Kanino? Well, dapat tayo magmahal. Eh, nagmahal ka sa unbeliever. Mali, di ba? Eh, dapat tama eh. Tama yung lugar. Gusto ko siyang mahalin. Kaso bata ka pa. Hindi ka pa kasal. So, dapat nasa tamang tao, tamang... Gusto ko magpuri. Pinapurihan ko si Pope. Mga ganun ba? Dapat tama yung gagawin mo, kailan, at kung sino. Yun ang mensahe natin, amen? Amen? Doing what is right to whom and when it's right. Psalms 96, actually, babasahin ko sa inyo yung parallel verse. Kanina, dyan. Sabi dito, ang dami nito eh. Sabi sa Psalms 29, sabi dyan, Give unto the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. May kantang ganyan, di ba? Alam niyo ba yung kantang yun? Kaya mga kapatid, maganda, yung kanta, inakanta nyo, inaawit nyo, hindi yung awit na sanlibutan. May nagturo sa akin dati niyan, ayoko nung kasi mahilig ako sa rock. Hindi yung nahilig sa rock. Pangit sa akin yun eh. Pero, dati sa rock, di ba? So, may nagturo sa akin, nag-quire ako. Sabi, dapat di ka na umaawit yan. So, mahirap para sa akin yun, pero, naalala ko to. Okay? Dapat, ang bira, kung sasambay mo Panginoon, tapos aawit ka na sa libutan, magkasalungat po yun. Kaya maganda. Meron din yun kasi sabay nakikinig ng music. Sino nag-aano sa inyo? Spotify. Diba? Libre o? Oh, ano? May bayad? Ayan. Okay. Wala ko. Social na kayo eh. Ako nga, hindi nagaganap yung mga worship din. Nung kaso, pinakamagandang music ay itong inaawit natin. Amen? Okay. Ito, hindi na makakapag-ingay ito. Pause na kayo, di ba? Okay. So yung mas maganda yung inaawit nyo pag nag-backslide kayo, maaalala nyo, standing
si Tommy Stanton nagtitiwala sa Diyos, tapos backslide ka na, di ba? Hindi ganun, amen? Pag tumatayo ka sa pangako ng Diyos, eh, hindi ka mawawala, amen? Kahit anong problema pa yan. So sino meron dito mga bayaran? Sa English kasi tawag dyan, juice, di ba? Juice. So, meron kami dito, monthly juice. Di ba? Sabi nga nung office mate ko, mamimit ko na naman si Judith. Sabi, tawa silang tawa ako, hindi ko kilala si Judith. Sino man Judith yan? Yung pala, yung si Miralco, si Judith pala yun. Judith na naman, babayad na naman tayo, di ba? So, bakit Judith ang tawag doon? Kasi nararapat ka magbayad, gumamit ka ng kuryente. Di ba? So, dumarating yun, dapat mong bayaran yun, di pwedeng hindi, ang tawag doon, due. Okay? Pag oras na, ang Tagalog po niya, pwedeng angkop, nararapat, tukol, tama, o totoo, pwedeng ganun, or bagay. Okay? So, yung pag sinabing bagay, ibig sabihin na, tama ba yung, ano, bagay ba yung Kristiyano, tsaka yung hindi Kristiyano, mag-aasawa? Maraming gumagawa, ano, pero hindi bagay, di ba? Ibig sabihin, saan tayo mag-church ngayon? O, doon ka, dito ako. Hindi tama, di ba? Sino yung sabihin ng Jew, okay? May sabihin ng Jew, angkop, nararapat, ukol, tama, totoo, bagay. Okay? May sabihin, sakto, sabi nga nung isa eh. Ngayon, hindi natin, mabilis lang, yung mga biblical mention ng Jew, medyo basic po ito. Pero tingnan natin kasi yung nararapat. Okay, pag sinabi nararapat, Jew. Kunwari, ako yung nagsasalita dito. Dapat nyo ba mapahinggan? Eh, pumunta kayo dito, di ba? Bukod sa mag-worship, kumanta, eh, tama lang naman na makinig, di ba? Eh, mas matalino pa ako sa'yo, pastor, eh. Kahit na. Alam nyo ba yun? Sa church namin dati, maraming matalino, pero nasa church ka, makinig ka sa preaching, amen? Nasa na ba yun? So, merong mga Jew sa tao. Okay, sabi dito sa... Kagulo na ako. Okay. So, sabi sa... Ano yung... Tsaka sa... Ano ba yung mga Jew? Sa tao, ano yung dapat sa atin? Kumakain tayo, di ba? So, may pangako ang Diyos sa mga Levite, sa mga priest, dahil sila ay full-time sa gawain ng Diyos. Sabi, pinangako ng Diyos sa kanila, mayroong sa inyong Jew na pagkain. Sa Leviticus 10, 13 and 14, sabi dyan, you shall eat in the holy place because it is thy Jew. No? So, kumakain yung mga kapatid nyo, pero kayo, dahil naglilingkod kayo sa temple, dapat ang kinakain nyo ay galing sa offering ng mga tao. Yan ay yung Jew. Dapat sa inyo yan. Huwag kayong mahihiya. Kasi pastor, pag may nag-offering dyan, nag-offering na ba kayo? Ay, naku, hindi ko pwedeng kainin to. Pwede. Amen? So, sa Deuteronomy, inulit dyan, that they shall be the priest Jew from the people. Okay? Yung sabi dito, malinaw yan. Sabi sa Proverbs 3:27, withhold not good from them which is whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it. For example, may pinakiusapan ako dito, natalo niyan, gagawa kami ng bubong, kunwari, kung matutuloy kami. Eh, si daddy ko na yan, as member pa siya dito, ibig sabihin ba, di ko na siya babayaran? Nagtatrabaho siya whole day, limang araw, kunwari. Dapat ko ba siyang bayaran o hindi? Okay, dapat yung kasi, naghihirap siya eh. Diba? So, ano pa? Kunwari, yung relief na yan, okay? So, sino nabigyan ng relief dito? Galing dito. Okay, salamat ha. So, may nagbigay lang sa amin yan. Mga naawa, nabalitaan, taga San Mateo si Pastor Ace. Baka nalunod na yung mga kapatiran dyan. So, nagbigay sila yung mga damit. Last week, yung gulay, di ba? Hindi umabot siguro sa iba yan kasi konti lang yun eh. Nabutan ka ba? Malaking sayote. Galing Baguio yun, direct. Laki, di ba? Taka nga ako. Ganyan pala kalaking sayote. Ang laki, nakita ba? Hindi, no? Ganyan nga. Parang pakwambad eh. Dahil may tumulong sa akin, tinulungan ko rin kayo. Amen? Tama lang yun. Kasi yun ay Jew. Okay? Sabi dito, kung kaya mong tumulong, huwag mo nang, oy! Huwag niyan. Nasabog yan. Kung kaya mong tumulong, ba't di ka tutulong? Amen? Kung kaya mong mag-church, ba't di ka mag-church? Okay? Tsaka yung mga anak mo, for example ako,
Minsan naiiyak ako sa mga anak ko dati nung sa mall kasi yung aming ano eh, opisina eh. Opisina, mall. So pag gusto kong kumain lagi ng masarap, pwede, di ba? Kaya sabihin, ano pang inakain ng anak ko? Baka tayo na naman sa sardinas. So sabihin, kung kaya mong tulungan yung anak mo rin, especially, may mga taong ganyan, nakakalungkot, it mga tatay. May pang-inom sila, pero pag nanghingi na yung anak nila, magkano na ba ang panduay ngayon? Sandaan na yan. Dati nagbebenta kami yan eh. Mahal na pala, no? Gawin mo yan. Yung magkano ang ulam ngayon? Magkano sa dinas? Oh, pwede ba nag-inom ka tapos walang kakainin yung pamilya mo? Sabi nito, withhold that good. Kasi yun ay tama sa kanila. Pag ikaw tatay, dapat lang pakainin mo yan. Amen? Damitan. Sabi dito, sa ano pa, sa marami kasi dito yung mga due time. Ang kanina nga, due date. So marami sa Bible na, tama lang oras na ikaw ay maligtas. Yung iba, oras na para mamatay. Yung iba, para maligtas, mabuhay, bigyan ng recognition. Okay, yung iba naman, advice. Ito yung maganda sa Proverbs, sabi, minsan kailangan mo na, nadi-discourage ka, kaya minsan pinupuntahan ko kayo, di ba? Ano kaya nangyari kay Rayan? Napuntahan ko nga. Ano nangyari kay ano? Sinong huling pinuntahan ko dito? Sila, di ba? Nagkasakit si Desiree. Nako, payat pa naman nun. Ayun, okay na pala sila dun. Yun. Si Kenneth, na-miss ko yung, na-meet ko yung nanay niya. Natuwan-tuwa sa kanya kasi gusto niya lagi sa church. So, ganun ba? Ibig sabihin, may panahon eh. Nagkakasakit ka, magagaling ka. Amen? May panahon dyan. So, may rewarding din. So, sa 27, sino ang dito sa 27? December 27, fellowship, year-end fellowship natin ha. So, last year pala, wala kayo. Welcome kayo. December 27, pinagandaan nila yan. Andyan na nga eh. Yung mga prize, andyan na. Excited kami, eh. Ewan kayo. Excited ba kayo? Amen. Okay, maganda rin ang mensahe dyan. Ano pa? May panahon sa lahat ng bagay na gusto sabihin. Amen? Pero pag-uusapan natin yung umaga, yung madalas na nineglect, okay? Ayun, sino yung madalas na nineglect? Sa church, sino yung madalas na nineglect? Sa church, ang madalas na nineglect, na yan, may pagkain kayo, meron kayong may pinaghandaan, di ba? May aircon, may upuan, okay, wala nang nakatayo, di ba? Sinali nakatayo. So, pinaghandaan namin kayo, di ba? Pero sino yung madalas na nineglect? Ibig sabihin, hindi na-appreciate. Di ba? Sino? Ate Ningning, sino yung madalas din na-appreciate? Yung mga napahalagaan man lang. Nakakalungkot, di ba? Pero hindi ko nasabihin, bahala na kayo doon. Pero ang madalas daw hindi ma-appreciate ang Panginoon, baliktad. Siya gumawa lahat. So, kaya pag-usapan natin ngayong umaga, kung paano gawin yung dapat, medyo nabanggit ko na yung kanina, pero especially sa Diyos. Amen? Bakit naman ang, ngayon magpapasko na naman. Sinong bida sa Christmas daw? Christmas. Dapat si Christ, di ba? Kaya maniwala kayo sa mga Christmas party, ang hindi welcome si Kristo. Puro kabastusan yun nangyayari. Kaya kung di na ako sumasama dyan, mag-iinuman na naman, mag-iayabang na naman yung mga boss. Pupunta ka pa doon? Sabi, Christmas! Kaya hindi na iniwala sa Christmas, Happy Holidays! Ganun na lang. Okay? So, ganun po kasi maraming galit sa Panginoon. So, sana tayo ma-appreciate natin yung Panginoon. Amen? So, nangyayari po talaga yun. Kaya pag-aaral natin ngayon yun. So, do the Jew. Ano bang Jew sa Panginoon? At anong sinabi ng Panginoon na dapat natin gawin? Amen, yung pag-usapan natin ngayon. So, number one, siyang puto. So, kanina, sino kumakanta kanina? Sino ayaw kumanta? Pag-awitan na. Eh, boring. Yung mukha, nakaganyan na. Oh. Eh, kantahan na naman. Pwede bang full doktrina na lang? Hindi po, kasama talaga yung awitan. Masaya yan kung masaya ka sa Panginoon. At diba, maganda yung inaawit natin, lahat siyang biblical, piling-pili po yan. Yung iba dito, hindi ko gusto, inalis ko na. So kaya kailangan tayo umawit. Sabi dyan, sing unto the Lord a new song.
Sing unto the Lord. Inulit pa. Sinong aawit sa kanya? Lahat. Amen. So, rejoicing, sinabi dyan. So, sino bang gusto ng masaya? Lahat naman gusto. Pero dapat tama. Hindi masaya ka dahil sa buhay. Mayroon ganun eh. Salamat, birthday ko, dahil ako nabuhay. Okay? Sinong bumubuhay sa'yo? Huwag mo kakalimutan ng Panginoon ng ganyan. Amen? Sino nag-birthday dito? Kailan lang? Sige, si Jared, si Jo, si Johan. Okay, ito, mga napunta kami magulang. Okay? Masalamat, pinanganagpapasalamat ba? Pinanganak kayo? Kanino ka nagpapasalamat? Napansin nyo ba yun? Lalo yung mga unbeliever, ang sabihin nila, magpasalamat tayo. Kanino magpapasalamat? Di nang binabanggit ang Diyos. Karamihan nga sila, di nila kilala ang Diyos na tunay. So, pambali wala, magpasalamat ka buhay. Kanino ka magpapasalamat? Sa nanay mo. Really? Salamat at inalaga ka na nanay yung pero ang papasalamatan mo. Sino? Ang Panginoon. Ang kalimutan siya nagbigay ng buhay. Yun ang nararapat. Awitan natin siya. Ba't puno Jesus ang awit natin? Eh, tapos siya pasalamatan. Amen? Sabi nga na pag-aaral sa Revelation, eh, mamaya sinabi rin dito. Sabi dito, hindi ko na kasi maano lahat eh. Pero alam niyo ba sa Israel dati, nung matino pa sila, ito, sa Nehemiah 11:23, so sila'y nag-backslide, pero sila'y binalik. So binalik nila yung nangyari dati. Sabi nito, for it was the king's commandment concerning them that a certain portion should be for the singers due for every day. So may umaawit po dun. At sa langit, alam natin, walang patid yung awitan dun. Mga anghel, mga ligtas, umaawit sa Panginoon. Kaya sabi madalas ng mga pastol, kaya, uy, umaawit naman kayo sa Panginoon. Bakit? Gusto ko buldok. Hindi, sa langit, gagawin natin doon, puro awitan. Yan sabi dun eh. May kanya-kanya tayo ng oras. Pagandahan tayo ng awit kasi nakakaya sa Panginoon. Kung sintonado ka. Kaya may mag-aaralin natin yan. Nakita na ba kayo umaawit sintonado? Nakakatawa ba yun? Kaya inaaral niya, maniwala kayo, yung binabayaran ng professional singer. Kaya lahat po yan ay inaaral. At dapat aralin. So number one po yan, magsaya tayo. Medyo picture kasi yung pag-aawitan ng pagsaya. Nagsasaya ka sa Panginoon, hindi ka nagsasaya sa libutan. Amen? Magpapasko na naman, o dahing pera. Okay, magsaya tayo, mag-inuman tayo. Nakalimutan na yung nagbigay ng biyaya. Amen? Ganyan nangyari, nakakalungkot na ewan eh. So, yun. So yun, number one, sing praises unto the Lord. Ang Diyos ang papurihan natin, hindi yung boss natin, hindi yung kumpanya natin. Salamat sa Panginoon. Amen? Binigyan ka ng trabaho, pero sa Panginoon ka magpasalamat, hindi sa panikanino. Amen, mga bata? Saan kayo masaya? Ngayon wala ba yung Santa Claus? May totoo yun. Pasalamat ka sa Panginoon. Amen? Siya'y pinanganak, pero hindi lang siya pinanganak, siya'y namatay para sa'yo. Yan importante kung ligtas ka na lalo na. Number 2, verse 3, ang sabi dyan, ay basahin pa natin verse 6, honor and majesty are before him, strength and beauty are his. So kailangan siyang i-honor. Ibig sabihin, i-honor. O, napasalamat ako sa inyo, iba sa inyo magalang. O, basto, good morning po. Iba, binabati ko na, dumadaan lang eh. Hindi ko namang sinabing kailangan magbano, mag-bow, hindi naman kailangan, amen? Takdalis lang, ngitian nyo lang ako, yun lang. Pag nakita tayo dyan, sa Pure God, SM, diba? Ganun lang kami, si pastor namin, ganun lang. Hindi tayo dito, Father! Hindi ganun. Hindi tayo uhaw sa ganun, amen? At least, i-honor natin, special ang Diyos. Okay? So, ano yung mga paraan, paano na-honor ang Diyos? Siyempre yan, mag-church ka, magbasa ka, manalangin ka. Amen? Tumulong ka sa church, na-honor siya. So, number 2, bilis lang to. Verse 3, sabi dyan, declare His glory among the heathen. Ano yung heathen? Yung mga kahit hindi mananampalataya. Alam niyo ba ginagawa ng mga ibang churches ngayon? Sila-sila lang. Okay? Tayo mag-rakrakan dito, tayo magaling tayo. Salit, hindi sila nag-soul winning.
Diba, pa, lagi sa kanila, kami magaling, kami mariyaman, kami ganyan. Ang leader namin, lalam yung leader namin, ilalang kilala yun sa ganyan. Ganyan yung mga banat lagi. Pero hindi na pinag-usapan yung doktrine ng dapat lang. Yung mga member nila, hindi ligtas. Nung meron man, nung 10% lang. Pwede, church ba yun? 10% na ligtas? At least 90 plus. Ngayon, hindi ko alam kung may Judas dito. Pero, still, yung mga tamang churches. Pero ibig sabihin lang dito, i-preach mo yung gospel sa kanila. Amen? Hindi lang tayo magpupuri sa Diyos, tapos yung ibang tao, bahala na siya sa impyerno. Hindi ganun ang tamang pag ang nararapat, sinasabi ng Panginoon, isa, mapupurihan siya, magsaya tayo sa kanya, eh dapat yung kasiyahan ang ishare natin sa iba, amen? Hindi lahat dyan tatanggap, pero yung iba dyan tatanggap. At least yung mahihayin ako dati, pag mga ganitong, una nakita ko si Geraldine, parang masong ito, ayokong lapitan eh. Yung palang bait pala. Pag soul winner ka, may mga ano may, matutunan mo. Kaya dapat, lapitan mo sila, sharean mo sila lahat. Ito mga to, salamat kay Mrs. Talagang inaano niya yung mga bata. Mapuntahan mo na yung magulang nun. Hindi ko alam anong magulang ito. Yung babait pa lang ito. Yung magulang niya sa Ayesha, di ba? Yung babait. Di ba? Si Lord Diesel. Hindi ko pa na-meet yung tatay, papa mo, di ba? Si Ashley. Na-meet ko na ba yung papa mo? Kilala ko yun. Oo. Oh. Oo. Oh. Bata pa, nag-ano sa amin yun. Anyway, mama mo, gusto ko ma-meet. Ha? So, i-preach natin sa lahat po. Tinatamad ka, wala. Hindi, kung gusto mong i-honor ng Diyos, ano ba ang tama? I-preach mo yung gospel, amen? Ngayon, yung iba sa atin, di pa ngayon ganun ka marunong, di ba? Sabahan, sumama lang kayo sa mga soul winner, matututo kayo. Bandang huli, kayo na yung gusto nyo mag-share. Kaya pag hindi kayo sumasama, umiiwas pa kayo, eh nakakaya, sisira ni Pastor yung kaaway ko sa kapitbahay ko eh. Okay lang yun. Amen? Sumama ka lang, matutunan mo dahil matutunan. Number three. And by the way, sabi sa verse 10, ito po kasi iba sa atin, feeling ko. Dahil alam nyo, diretso ang magsalita, di ba? Napansin nyo ba? Sabi dyan, say among the heathen, pag sinabing heathen, ito yung mga hindi mananampalataya. Matindi ang, kataga na yan. Pag sabihin dito, hindi tayo nahihiya. Kung hindi sila mananampalataya, but pastor, bakit pag sinabing mga kulto, ganyan ka ng kulto? Kasi nakakahiya ako, pastor eh. Nahihiya ako sa kaibigan ko, kulto pala yung kaibigan ko, sabihin mong kulto. Hindi nakakahiya, di ba? Pero hindi dapat, amen? Kaya sabi sa Bible, ang tawag sa kanila, kung ano sila, yun sila. Yung sinabing cult, hidden, hindi sila nakakilala sa Diyos, ganun yun, di ba? At sabi dito, he shall judge the people righteously. Pag sinabing righteously, matuwid. Ibig sabihin, dito lang kayo. So, ang Diyos ang maghuhusga, so kailangan nating i-preach lahat. Amen? Ang salita ng Diyos, wala tayong sisinuhin. Pag ayaw nila, hindi na sila ipilitin. Pero yung gusto, yung mga lugar na ito, mayayaman, di makikinig sa Diyos, hindi mo alam yun. Basta makinig ka lang, amen? Mag-preach ka lang. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga bata. Kaya pag nakakita nyo si pastor, parang matalas ang dila, makinig. Yun yung sinasabi sa Bible, amen? Inaral muna natin yun ako. Tanong ko pa sa daddy ko, mayayain akong tao. Hindi nga ako mga away eh. Tapos ba't ako, di ba? Kasi kailangan yung sinabi dito eh. Sabi, he shall judge the people righteously. At included sa righteous judgment, yung iba paparusahan niya. Kapag sinabi dito na, yung iba mapupunta sa impyerno, yun ang totoo. Hindi tayo nang aaway. Kasi sinabi yung righteous, may maliligtas, may mapupunta sa impyerno. Amen? Yun ang righteous. Kaya sasabihin natin yun, yung gospel. Ang gospel, hindi puro sweetness and life. Diba? Kasama yung sa gospel, yung may mapupunta sa impyerno, ay may ma-offense sa inyo, pastor, may impyerno pala eh. Eh, meron nga, sabi sa Bible. So, i-declare natin, amen? Amen? Number three, may kinalaman to. Sabi sa Proverbs 16:6, sabi to, by mercy and truth, iniquity, and by the fear, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil, sa Tagalog.
Sa pamamagitan ng awa at katotohanan, ang mga kamalian ay na lilinis. Okay, pag sinabing purge, kung ano yan, dumi na naman ng ano. Okay lang yan. Mamaya, lilinisin na naman yan. Alam niyo yung kalumihan natin, mga kasalanan. Kasi sabi ko sa inyo, pag gumawa kayo ng kasalanan, parang yung pumunta sa church, di ba? So, may hindi mo nun si Pastor, galit na naman, kasalanan. Pero dahil andito kayo ngayon, nagtiwala kayo sa Diyos, ano mangyayari sa inyo? Malilinis kayo. Yung mga narinig yung basura sa labas, ano, yung mga paninira dyan, mawala na naman yung kasi sabi ng Diyos, ganun pala eh. Diba? E sabi dito, by fear of the Lord, pag ang tao takot sa Diyos, sabi dito, and by the fear of the Lord, men depart from evil. Meron kang kilala, loko-loko. Anong gagawin ko? Hindi ko sasama sa Diyos siya kasi loko-loko siya. Baliktad. Pag loko-loko yan, katulad mga kulit dito ngayon, ngayon, mabubait na eh. Amen? Si Prince, di na masyado maingay. Si Flame nga, at least, di nang iingay. Si, dati, maingay din si Rain. Ngayon, di na. Amen? Ganun nyo kasi, pag nasabihan sila, huwag mong gawin yan. Ay, huwag palang gawin yun. O, di sige, hindi na ako gagawa ng ganun. Diba? Ganun lang, mga bata. Mag, lahat ang ginagawa nyo sa church, lahat ang pinipreach dito, kung paano pinipreach yan, galing salita ng Diyos, dapat gayahin actually natin. Ngayon, kung di may marunong, huwag nyo sabihin nyo, Nanay! Tatay! Loko-loka! Kung ganun, okay? Lalo pag magulang mo. Pero tayo, hayaan natin, makinig tayo, makinig ng salita ng Diyos. Amen? Lalo pag ano ha, tatay, maingat kayo dyan. Kasi bukod sa mga gulpi kayo, mga babae, alam natin may mga loko-loko talaga eh. Pag-pray nyo. Tapos lagi kayo nagtitiwala sa Diyos, mas ano pa eh, mas baka pangyarihan pa, bubulyawan mo. Tapos ka dyan, amen? Magpanalangin mo, makiusap ka tayo, punta ako sa church. Mag-ano na yan, mag-iisip na yan. Ba't yung asawa ko gusto sa church? Medyo ma, ano yan, natamaan yan, pero nakilala niyo nawa ang Panginoon. Amen? So, ganun po yan. Okay? Fear of the Lord. Number one, singing in praise to the Lord. Yun ay tama. Pangalawa, tama rin ang kanyang pangalan at ang gospel niya mapangaral sa lahat. Sinabing lahat, lahat. Okay? Pangatlo, fear of the Lord. Tama yun. Dapat may takot tayo sa Diyos. Amen? Ligtas ka, hindi ka paligtas. Dapat matakot ka sa Diyos. Ngayon, yung mga ligtas na especially, may tamang takot tayo sa Diyos. Amen? Pag sinabi niya, mali ito, huwag mong gawin. Kailangan mo mag-church ka. Matapang ako sa'yo. Kaya mo ba ako? May takot tayo sa Diyos. Amen? Hindi ko nabasa yun sa verse 4. Ito yung pinaka-text. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared. Okay, sabi dito malinaw eh. Dapat takot tayo sa Diyos. Yung tamang takot ha. Okay, kilala ko sa inyo. Yung mga iba sa inyo, walang takot eh. Mayayabang. Hindi kayo magtatagal dito. Hindi kayo pwede dito. Amen? Bata pa kayo, tapang nyo na. Yung tamang-tapang, okay yun. Alam nyo yung tapang-tapang? Eh, soul winning. Tama yun. Eh, nahihiya ako. Bupunta ako sa Diyos. Ah, babarayin ako ng mga andyan. Yun yung tamang-tapang. Pero yung matapang ka sa mali, eh, sabi ni Pastor, ganyan. Ako, di ako sunod. Matapang ako eh. Mali yun. Amen? Number one, singing, praise to the Lord. Number two, yung gospel that we preach. Pangatlo, dapat takot tayo sa Diyos. Pangapat, mabilis lang to. Salamat, marami tayo ngayon. Sabi dito sa verse 6 and 7, honor and majesty are before Him, strength and beauty are His. Sanctuary, inulit pa yun sa 7, give unto the Lord, all ye kindreds of the people, give unto the Lord. Inulit pa, ano yung bibigay mo sa Kanya? Sabi niya, glory and strength. Ano yung sabihin ng strength? Eh, malakas naman ang Diyos, bibigyan ko siya ng lakas. Ganito yung mga bata sa military, alam niyo ba tawag sa number? Ano? Sa amin dati, ang tawag nila dyan, strength. But strength? Kasi marami, malakas. Amen? There is strength in number, sabi nga nila. So kaya ngayon, pag konti kami dito, nalulungkot ako para ako nangihina. Pero malakas din naman tayo sa Panginoon. Pero ibig sabihin nito, may kilala tayong ano, dami nila eh. Eh, puro soul winner pa. Yung naka-10,000 na raw sila sa loob ng 2 taon. Kasi ang dami nila eh. Tayo, naka 1,200 pa lang. Pero dahil konti lang tayo kung soul winner si Mary Grace. Si Geraldine, soul winner din. Si Ate Ningning, soul winner. Si Rayanne, soul winner. Ang dami natin dito, amen? Lalagpasan natin yan. 10,000.
Eh, hindi ganun kadali yan, pero unti-unti yan, amen? So, kailangan natin minsan din ng numbers. Amen? Tsaka effort, pag sinabing strength. Sinong malakas dito? Di ba, nag-exercise ka, nagtatrabaho ka, pag hindi ka nagtatrabaho, pamparami ka lang, ba tayo marami ngayon, sa pagkain, hindi nakadagdag, di ba? Nakabawas. Pero kung ikaw, isa ka sa nagluluto, isa ka sa naghuhugas, ang dami niyan. Nag-aayos ng lamesa, hindi nagpapagulo. Mamaya, di ba? May malakas tayo, hindi kailangan mapagod ng iba kasi marami na tayo, magtulungan tayo. Kailangan niya sa church. Kailangan niya ng Diyos. Amen? Para sa gawain niya. Kaya number four, strength to the Lord. Okay, ano yung due sa Diyos? Singing, praise, glory, takot, tamang takot, tsaka strength. Magpaparami lang tayo, doon tayo, magano tayo. May ano daw, may akla, may welga. Sama tayo doon. Hindi nyo mabago yung mga politiko. Kung gusto nyo may pag-asa, alam nyo ba kung saan kayo dapat lagi? Magparami tayo saan? Sa church. Kasi pag maliit ang church, minsan yung iba, nilalahi tayo eh. May nagganon sa akin. Ilan ba kayo dyan? Bukod sa maliit doktrin yun, hindi ako na ano doon. Pero minsan nakakatulong yung dami. Amen? So number four, strength. Pwedeng dami, pwedeng effort. Okay? So magsipag tayo at tayo ay magparami din. Amen? So number five, yung nabanggit na rin kanina sa verse 8. So give glory unto the Lord. Give unto the Lord the glory due His name. Siya ay makapangyarihan, siya ay mabuti, siya ay matapat. Ano pang hahanapin mo sa Diyos? Ba't di mo sa Kanya bigay yung glory? Amen? Ano ulit yung glory? Yung glory, ibig sabihin yung kapurihan. Magaling kang umawit. Nakita nyo ba ang umawit? Kaya tayo, hindi tayo madalas awitan dito tapos itataas natin yung tao. Kasi ang galing ng boses. Tapos pag mga lalaki yun, ang galing mag-gitara. Yan, nasa sideline lang kayo, amen? Hindi pagalingan dito. Ay, magkaroon tayo ng beauty contest. Ang dami maganda dito. Para makita ng ibang church na magaganda. Hindi tayo ganun, amen? Next na yung beauty na yan. Pag sinabing glory, ang Diyos ang mapapurihan. Amen? Kung magaling kang umawit, ang Diyos ang mapapurihan. Minsan, buong bibig natin yan, tama lang. Amen? Masabihin natin, pang galing mo umawit, kapatid. Glory to God. Praise the Lord. Ang ganda mo, kapatid. Praise the Lord. Blessing yan eh. Malusog ka. Ano pa? Matalino, ang talino nito. Praise the Lord. Amen? Ganun. Give glory to God. Amen? Ano nakuha nyo yun? Walang time na post ka ng post sa Facebook ng kagandahan mo, katalinuhan mo. Ito na, medyo na ako sa ano man yan. Papurihan mo, Diyos, amen? Kami, pag-usapan ng para sa papurihan. Ito! So, hindi nakikinig, pangit. Okay, alam nyo ba, pati yung gandang lalaki, gandang babae sa Diyos yan? Ilang beses natin narinig, di ba? Pinanggit natin kanina, dito rin, sa 6, pinanggit na kanina. Hindi lang na strength, sabi dito, and beauty. May gaganda pa ba sa Diyos? Siya gumawa lahat yan eh. Kaya naisip ko rin, huwag kayong mga ano ha, na-realize ko sa ministry, minsan kasi sa churches, kung kukumpara daw ha, sa labas, kung sa Hollywood, yung mga ganda na sa Hollywood. Pero hindi, na ngayon, nasa ministry ako, hindi naman eh. Iba-iba isapan, dahil maganda. Sa Lisel, ang dahil yung maganda, ang gaganda lalaki. Yun ang totoo, pero ito sasabihin ko sa inyo, mga bata. Sayang na sayang gagamitin nyo yan sa sarili nyo lang. Amen? Ay, po-post-post kayo dyan sa Facebook. Ano na ako? May tinatamaan ba? Wala ko mga bata pa kayo, kaya ako yung pinipreach to, amen? Maganda kong Bible verse yan, tapos ginagawa mo, minememorize mo. Doon ako matutuwa, lalike ko pa yan. Kaya minsan, di ko nilalike, tapos sasayo-sayo ka pa dyan. Again, alam ko bata kayo, meron kayo limitasyon, pero sinasabi ko, yung kagandahan nyo, okay, maganda ka na, ganda lalaki mo na. Okay, saan mo gagamitin? Hindi ko makakalimutan, sabi ni Pastor Lito, sabi sa yung ganda lalaki nyo, sabi sa akin, medyo nabanggit ko na dati yan eh. Maniwala naman ako eh. Pogi ba ako na? Sabi ni Pastor, sabi,
Ganda lalaki ito, dapat gamitin na sa Panginoon. Hindi ko naintindihan yun dati. Parang kala ko, parang karnal nga yung pagkakaintindi ko nun eh. Sabihin, akiti mo yung babae, ganun ba? Pero ngayon naintindihan ko na, ibig sabihin nun, magandang lalaki ka, magandang babae ka, anong gagawin mo dyan? Papakyat ka hanggang ano? Lahat naman tayo maganda eh, men. Ganda lalaki. Napaka ano yung utak mo kung ganyan ka ng ganyan dyan. Totoo lang. Kasi iba pa, oh. 50 likes. Gagawin ko to. Ano, naghahanap ka ng atensyon? Ganun ba yun? Hindi ko alam, hindi ko nakikita lahat ng ano niya. Hindi ako masyado sa Facebook. Kasi sabi ko lang, yun, gamitin mo sa maganda. For example, nag-quail ka ngayon. Eh, alam mo naman tayo, di ba? Malalaki babae rin. And na-display yung kagandahan mo dito. Yung iba, baka ma-encourage mag-church, di ba? Simple pa lang yun, ha? Lalo na, kunwari, may aakayin ka dyan na sabi natin professional, kaso loko-loko. Sayang yung buhay nun, amen? Eh, kung gamitin mo yung kagandahan mo, di ba? Tapos, kwento ng buhay ko yun, by the way, di ba? Maganda ba si Mamean? Walang umuho, ha? Maganda ba si Mamean? Yeah! May gift kayo daw. Hindi, sa totoo lang, buhay, ano ka yan? Story of my life yan. So, si Mrs. ano yan? Nagtiwala sa Diyos, ganun. Sabi niya, siyempre, sa church siya. Pero ako yung nadala niya, amen? Hindi ako nahihiya doon. Kasi yun ang una, yun ang totoo. Ginamit niya. Diba? At least, napunta ako sa tama, amen? Ngayon, kaya dapat alamin niyo muna kung nasa tama kayo, yung muna una, amen? Tapos dalin niyo yung iba, kaibigan niyo. Diba? Saan niyo dadalin? Sa TikTok, mag-TikTok nga tayo. Dalin niyo sa church, amen? Ay, magandang mga pictures, sineshare ko rin sa inyo, diba? Yung babaeng ganda ng suot. Yung modest, ibig sabihin. Maganda, pang babae. So yung iba, nakapangitan doon, mukha daw kultina, mukhang losyang. Hindi totoo yun. Yung taong nakakaintindi, mas maganda yung maayos na damit, amen? Amen. Sirahan yung mic natin. Anyway, nakikinig nyo naman ako eh. So yung sabi dyan, no? Sabi rin sa 9, oh, worship the Lord in the beauty of His holiness. So, ang beauty pala ng Panginoon, hindi yung pogi siya, di ba? Hindi nga siya na-record kung gano'ng kapogi siya si Jesus, di ba? Kaya hindi tayo naniniwala sa mga anito na ang tangos ni Jesus, mahulonghel pa, maling-mali nga yun eh. Pero ang kagandahan ng Diyos, yung actually, yung number 7 din, holiness. I mean, kabanalan. So, sino maganda dito? Sa palagay nyo? Sino pinakamaganda dito? Butuhan tayo. Banal ka ba? Yung tanong mo sa sarili mo. Okay, number 6, beauty of the Lord, sa Kanya dapat yun. 7, holiness. Dapat holy tayo. I mean, pag sinabi holy, banal. Walang kasi, ay, kailangan ko pala at nagkakasala. At least, try mo yung the best mo, di ba? May ginagawa ang kalokohan dyan, alisin mo. Amen? Kabanala, magpunta sa church, magbasa ng Bible, ayaw mo. Gawin mo yan, amen? Diyan ka maigimbala, diyan ka malilinis. Pastor, madumi utak ko eh. Linisin mo, amen? Lahat tayo ng baha, di ba? Makita nyo yung putik na lilinis natin. Eh, kung yung buhay mo, puro putik. Nagkukwento sa akin ganun eh. Basta ang buhay ko, masalimuot. Ganito nangyari sa buhay ko, ganito nangyari sa buhay ko. Linisin mo, hindi ko sinabing, oy, bawal ka sa church, ganyan ka pala buhay mo. Ganyan palapas mo, di ka pwede dito, di ba? Ganyan mo sinabi ko. Sa bakla lang natin sinasabi yun, kasi ibang klase na yun eh. Pero yung dating may kasalanan ka, ang baboy ng buhay mo dati. Kung willing ka magbago, magbago ka. Amen? At kahit hindi ka willing, kailangan magbago. Amen? So, holiness. Again, beauty, holiness. Next. Dito na. Verse 13. Kamusta tayo? Makain na tayo. Amen? Sabi dyan, before the Lord, for He cometh, idugsong natin yung 12. Sabi, let the field be joyful and all that is therein. Maging masaya daw tayo. Nabanggit natin kanina, maging masaya tayo sa Panginoon, sa mga ginawa ng Panginoon. Amen? Hindi natin siya abusuin. Pero sabi dito, before the Lord,
For he cometh to judge the ulit ulit. Ano ulit ibig sabihin pag pinapaulit ulit? Mahalaga. Alam niyo ba ang Panginoon ngayon? Maraming loko-loko dyan. Alam niyo ba darating ulit si Jesus? Niloloko-loko siya, mga Kristiyano, kayo, worship kayo dyan, kami dito, naglalasing lang kami, gagawa kami kalokohan. Ang daming ganyan. Pero sabi dito, ang Diyos ay babalik, amen? Siya ay pupunta dito ulit. So dati pumunta na siya, pero siya ay pinatay. Siya ay nabuhay magmuli, pero mukha siya sa langit. Pero later, pagbalik niya dito, husgan niya yan. Sabi dyan, no? Psalms 2, ha? He cometh to judge. Pag sinabing judge, iba, galit na galit. Sinabihan ako, pastor, maingay daw ako, magulit daw ako. Hinusgahan na naman ako yung pastor. Masama ba yun? Depende sa judgment. Pag mali yung judgment sa'yo, masama. Pero pag tama, tanggapin mo. Amen? Eh, tama nga eh. Kaya pag pagbalik ng Diyos, yung mga karapat-dapat, i-reward niya, yung mga dapat parusahan, paparusahan niya. So, yung dapat natin ginagawa ngayon. Okay, kung alam natin ang judgment ay due, kanino due yan? Lahat sa atin. Pag may ginawa tayong tama, yung rewards, nabanggit kanina, sa inyo yan, hindi mo kailangan ano, baka hindi ako reward ng Diyos eh. Hindi, sa iyo yan. Eh kung lukulo ka rin, sigurado rin yung parusa, amen? Amen. So number 8, judgment, due yan, darating yan, sigurado yan. At tama ang judgment ng Diyos, kasi sabi dito yung righteousness. Yung iba sa atin, mayayabang. Eh, marami na akong nagawa sa Panginoon. Naka-10 attend na ako this year. Pwede na yun. Yung mga nagtatapat sa inyo, merong tamang reward sa Diyos. Amen? Yung mga nag-backslide ng ilang beses, may ano din yun, may parusa din yun, mahirap bumalik. Amen? Sino nag-backslide na dito? Alam niyo yung backslide? Dati kang matapat, tapos bilang hindi. Ang hirap, unang mahirap to, mahirap bumalik, di ba? Buti kasi atin nang nakakatin eh. Well, nanay yan ha, nanay. Ang nanay maraming gawain. Maniwala kayo. Anong sasabihin sa'yo ng asawa mo? Pero pag nagtapat ka sa Panginoon, amen? Pwede mong gawin yan sa gabi, pwede mong gawin yan sa ano. So, husga tayo ng Diyos. Last na po. Balikan natin yung 8 and then balik tayo sa 13. Sabi dyan, no? Give unto the Lord the glory due His name. Inulit natin. Pero sabi dyan, bring an offering and come into His courts. So, nang sabihin ng come. Kunting background po nung panahon nila, yung iba doon may kasalanan, dapat sila mag-offer. Yung iba din na nag-offer. So, sa atin ngayon, for example, may kasalanan ka talaga. Tapos sasabihin mo, eh, kaya ayaw pumunta sa church kasi ganyan sa church eh. Nakita mo pa yung ibang tao, may mga ganun, dami. Marami akong nakilalang ganun. Ang may kasalanan sila, may problema sila, tapos ang babanggitin, yung ibang tao, eh kasi daw pumupunta dyan kasi si ganyan. Isa-isa mga maling-maling gagawin mo. Kasi una, kilala ka ng Diyos, kilala ka rin ng pastor eh. Ramdam yan eh. Tapos mababalitaan pa, may ginawa ka palang kalokohan, tapos ayaw mo na sa Diyos, tapos may ibang ang babanggitin, ano? Okay ka lang. Pero sabi dito, pumunta ka, di ba? At saan tayo pumunta? Obviously, pag tayo ligtas, sa langit tayo. Pero, sabi dito, come into His courts. Ito yung courts, ito yung kanilang parang temple. Ito yung holiest, siyempre, dito. Pero yung nasa paligid ng temple or yung holy place, ayun yung courts. Amen? So, tayo dapat doon tayo pumunta. Huwag tayo maiya sa Panginoon. Kung nagkasala ka talaga, huwag sorry ka. Ganun lang naman ang Panginoon eh. Di ba? Ngayon, marami mag-sorry dapat sa inyo. Ingay. Lagi, bata pala to eh. Sabi ni Pastor, ang kulit ko na, mag-sorry ka. Pakita mong hindi ka na makulit ngayon. Sa palagi mo, hindi ka tatanggapin. Tanggap ka, di ba? Tanong mo kayo, ano? Si Miguel, di ba? Tingnan mo, pahit na ni Miguel ngayon, no? Sana nakikinig. Di ba? Si Prince ngayon, ang bait na rin. Si Jeff, ewan ko. Wala, no? So, come to His court, sabi niya rin, ang last point natin, basahin ko muna yung 13, before the Lord, for He cometh to judge the earth, He shall judge the world with the righteousness and the people with His truth. So, kung ang Panginoon ay dating muli, ano ba naman yung pumunta tayo sa Kanya? Amen? Amen. Yung fellowship tayo sa Kanya, gusto kong parating dito, point number 9, ano yung due? Isang bagay na darating, nararapat, is yung ating hopeful expectation. Yung sinabing hopeful, nagtitiwala ka, umaasa ka sa Diyos, at na siya ay babalik muli. Amen?
Kaya yung mga ano natin sa Revelation, yung team natin sa Thessalonians, yung katotohanan na ang Panginoon ay babalik muli. Importante po yun, hindi na pinag-uusapan yan. Maniwala ka ibang churches? Pinag-uusapan lang, maging mabuti tayo, maging mabuti tayo sa tao, maging mabuti tayo sa tao, maging masaya tayo sa libutan. Hindi natin alam na ang Panginoon babalik ulit. Anong makikita niya dito? Ngayon, kitang-kita ko kayo lahat eh. Alam ko yung sino yung makulit, di nakikinig. Kitang-kita ko lahat, di ko alam, nahihiya ba kayo? Hindi. Hindi. Nahihiya ba tayo sa Panginoon? Babalik siya ulit. At alam niya lahat ng ginagawa natin kung ligtas ka na. So yung taong umaasa sa kanya, dadating siya ulit, hinahandaan natin yung pinaghahandaan natin. Hindi natin pinabaliw, dadating pa. Sige, dumating lang siya. Ano, gusto mo sunduin ko pa? Hindi mo siya kailangan sunduin, pero pag ikaw, dinatnan niya, na hindi tapat, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka tapat sa Diyos. Dadatnan ka niya. Yung mga hindi tapat sa Diyos, excited ba dumating si Jesus? Siyempre, hindi. Ang gusto lang lagi po, sarili, puro sarili. Anong magagawa ng church sa akin? Anong gagawa sa akin ng Panginoon? Ay, hindi niya ginagawa. Ayoko rin sa kanya. Mali, amen? Hindi Jew yun. Ano yung Jew? Inararapat. Una, siya ang dapat natin pasalamatan. Awitan, siya ang ating papurihan. Yung kanyang pangalan, ang pangalan natin, yun ang tama. Hindi yung pangalan natin. Nakasara ako sa mga preacher na panay, kinote ko si ganyan. Sino ba yun? Hindi mo alam, Calvinist yun. Inokot mo. Mali nga tinuro nun eh. Amen? Hindi pangalan natin kung sino pangalan ni Pastor. Pasikatin natin si Pastor Reyes. Post natin sa Facebook. Ano madalas ko sabihin? Ang mabuting bata, ganun na lang ako namin ha. Mabuting bata, pagpapalain ng Diyos. Pastor A. Sambo, eh? Sigat, di ba? Hindi ganun, hindi ko inaya. Hindi ko gustong ipasikatin niyo, amen? Kailangan pasikatin ng Panginoon, katotohanan niya, amen? So, pangatlo, anong juice sa kanya? Yung takot, yung tamang takot, dapat sa Panginoon, amen? Kailangan ng strength. Strength to the Lord. Number five, glory to the Lord. Siya yung papurihan. Hindi, sino ba si Vince? Napapurihan bang Diyos sa buhay ni Vince? Hindi. Eh kung napapurihan, okay, di ba? Kasi si Vince ay masipag, nagtatapat sa Diyos. Napurihan, napapurihan ng Diyos, amen? Yun ang sabihin ng glory to the Lord. Ang galing mong kumanta, glory to God, amen? Ay, ang ganda. Ito sa atin, magagandang lalaki, magagandang babae. Purong pagmumukha natin ay face natin sa Facebook. Kaya nga Facebook eh. Hindi po, i-face yung... Ano yung share natin dapat? Again, mga bata kayo, mayroon akong konting allowance sa inyo, okay? Pero alam nyo, maganda i-share nyo. Yung mga kat, matututo rin nyo, iba, amen? Yung marirealize sila, punong tayo, puro sarili tayo. Okay? Yung beauty nyo, gusto nyo, lagay nyo rin yung mukha nyo doon. Tapos, praise the Lord, nasa church ulit kami, mga ganun. Ano maganda yun, di ba? Makikita ng mga kaibigan mo, church yan. Lulukuhin ka niya, pero dahil marunong ka na, natuto ka na, di ba? Sabihin mo totoo sa kanila, amen? Sino maganda lalaki dito? Ayan, makinig kayo, amen? Gamitin niyo sa Panginoon. Itong mga to, babogi na to eh. Sana, itapat kayo sa Panginoon, amen? Holiness, maging banal kayo. Lahat tayo, iwasan natin yung mga alam naman ang kasalanan yan. Puro kalokohan, iwasan na natin, amen? Amen. Judgment. Siguradong dating ang judgment, eh, paghandaan natin. And then, last is, ganun din. Asahan natin ang Panginoon, darating siya muli. Expect natin ang kanyang pagdating, gawin natin ang tama. Kung kailan, tama. Nabanggit natin lahat na, di ba, mayroon tayong mga preaching. Bata pa kayo, ngayon na kayo maglingkod. Hindi hantayin nyo maging matanda kayo, saka kayo maglilingkod, mahina na kayo. At kanino natin gagawin sa Panginoon? Amen? So, sa kanya naman ang papuri ito. Eh. So, huwag tayong tamad-tamad. So, yun lang po. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Nang tindihan natin, Panginoon. Gawin namin ang nararapat. Dahil, actually, pag ginawa namin ito, Panginoon, kayo naman ang mag-rewards din. Kayo makutuwa sa amin. Kayo magpapalain nyo kami. So, we pray. Mabata, magtiwala sa inyo, Panginoon. Ganda yung mga dos, Panginoon. Hindi kayo mag-asawa, Panginoon, sa pag-aakay.
sa mga kaluluwang ito, Panginoon, mga willing at sumusunod sa inyo, Panginoon, hindi sila ma-discourage sa kababayaan ng iba naman, Panginoon. So, we pray na kayo, Panginoon, lamang lahat sa aming buhay, Panginoon, sa aming ministry. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.